Hello! Now, I'm going to show you how to make a sinigang with beef back rib. So, here's our ingredients. We have beef, we have a tomato, garlic, onion, green pepper or sili, okra, labanos or daikon, hugas bigas, spinach. And then, muna natin gagawin, palalambutin muna natin itong beef at least 30 to 40 minutes using this pressure cooker. Okay? Okay, start na tayo kung paano mag-luto ng sinigang with beef. So, olive oil. Then, init na yung oil nyo. Mag-add ng onion, garlic. Onion. Susupay lang tayo. Okay, pagka golden brown na yung onion natin, pwede na natin isunod yung ating garlic. Every time na nagluluto ko ng sinigang, mas prepare ko talaga na sinosote siya. For me kasi parang mas malasa siya. Lagi din ako nagamit ng hugas bigas. Yung hugas bigas natin, yun yung nilagay ko sa pagpapalambot ng beef. Yun yung pinaka water niya. So, lagay na natin ng tomato. Then, pwede na tayo maglagay ng after this, pwede na natin ilagay yung ating pinalambot na beef back rib. Here go, eto siya. Okay, eto yung i-add natin. So, malambot na siya. Kaya madali lang lutuin itong ating sinigang na beef. Kasi na-pressure na natin yung ano, yung beef. So, add na natin. Meron lang natin for 10 minutes tsaka natin ilagay yung soup stock. Check natin after 10 minutes. Mixin natin siya. Yung tomato, ayan o. Yung tomato. So, mix lang natin. Bago natin i-add yung soup stock. Ito yung hugas bigas. Dito natin pinakuluan yung beef natin. Kaya naandyan pa rin yung lasa ng beef talaga. Tsaka natin i-add na yung ating daikon or labanos. Natin i-add yung fresh okra. Okay.
din ng okra. Ilang natin siya sa top. Kasi madali siya magluto. Then, tsaka natin i-add yung green pepper. Again, ulit natin ang cover for another 10 minutes. Then, after 10 minutes, check natin ulit. Okay, check natin after 10 minutes. Ayan. Madali lang magluto ng sinigang kapag ka napalambot na natin yung gagamitin nating part ng kung meat, kung beef siya, pork. So, mas easy to use the pressure cooker. Para sa quick sinigang. Tama-tama to, lalo na kapag ka malamig yung weather. Ay, kita nyo yung okra. Napaka-sariwa. Napaka-fresh niya. Ang ganda-ganda. Okay, so pwede na tayo maglagay ng ang ginagamit ko talaga gabi. But wala akong mabilang gabi talaga. So, ito muna gamitin natin. Tamarind soup mix. Okay. I use 1 pack of this. Kasi pagkasigang sa gabi, medyo malapot-lapot yung sauce niya. But, eto rin naman sinigang sa sampalok. Okay din naman siya. Okay, wait lang natin. Then, check natin yung lasa. Kung okay yung asim niya, yung alam. Sarap. Lasang-lasa yung pagka-beat niya. So, lagyan lang natin siya ng konti pang patis. So, pwede na natin ilagay yung spinach. Kung wala namang spinach, pwede yung kangkong. Ilagay na natin siya. Lang natin siya. So, kain lang natin for 8 to 10 minutes and then ready to serve na yung ating beef sinigang. Lagyan natin ulit ng cover. Kailangan natin siya mag-boil ng another 8 to 10 minutes. Okay.